Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa nating pag-aaralan sa umaga ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba tayo magpapabulaklak ng mga orchids. Ang mga orchids, kaibigan, ay mga exotic na halaman na nagproproduce ng magagandang mga bulaklak. Mayroong iba't ibang pangailangan ng mga orchids, depende na rin sa iba't ibang uri nito at species nito, kaibigan. Kaya sa umagang ito, ituturo ko sa iyo ang tamang pag-aalaga at tamang paraan ng pagpapabulaklak ng mga orchids. Pero bago tayo tumungo dyan, kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa halaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So, paano nga ba magpapabulaklak ng orchids, kaibigan? Ang Palynopsis orchids, na kilala rin bilang moth orchid, ay ang pinakatanyag na variety ng orchid. Ngunit maraming iba't ibang uri at species ng orchid, kaibigan. Sa tamang pangangalaga, ang karamihan ng mga orchids ay namumulaklak kahit isang beses bawat taon. Ang bawat species ng orchid ay may konting pagkakaiba-iba sa pag-alaga upang ito ay tumubo ng mahusay at mamulaklak. Ngunit ang pangangailangan nila ay halos pare-pareho tulad ng ilaw, temperatura, tubig, pating material o yung pinagtaniman at humidity o yung amount ng water vapor sa hangin. Sa pamamagitan ng pag-ayos ng kapaligiran para sa iyong particular na species ng orchid at pagbibigay ng ilang panapanahong pag-trigger tulad ng fertilizer, maring mamukadkad ang iyong mga halamang orchids. Unang bagay, kaibigan, na dapat mong tandaan, pagbibigay ng tamang kapaligiran sa paglago ng orchids. Siguraduhin mong tama ang light intensity para sa iyong orchids. Maraming mga species ng orchids, ngunit ang moth orchids o yung Palynopsis orchid ang pinakakaraniwan at pinakamadaling lumaki na species ng orchid. Ang paglalagay nito sa isang maaraw na lugar tulad ng bintana ay karaniwang mabuti sa kanila. Gusto nila ng maliwanag na ilaw ngunit hindi direktang sikat ng araw. Ang ilan sa hindi gaanong karaniwang uri ng orchids ay may pagkakaiba-iba sa pangangailangan para sa light exposure. Halimbawa, ang Lady Sleeper at ang Miltonias ay ayaw sa direktang ilaw. Ang harap ng bintana ay isang magandang lugar para sa mga orchid. Ang Cattleya, Dendrobiums, Oncidiums at Cymbidiums sa kabilang banda ay nangangailangan sa pagkakalantad sa araw. Kaya siguruhin na ang mga nabanggit na orchids ay nakakatanggap ng sapat na ilaw mula sa araw. Ikalawang bagay na dapat mong tandang, kaibigan, ay ang pagbibigay ng tamang dami ng tubig. Ang Palynopsis orchid ay gusto na madiligan ng isang beses hanggang dalawang beses bawat linggo. Mas gusto ng orchid na ito na natutuyuan muna bago muling madiligan. Nangangulugan ito, kaibigan, na dapat mo lamang itong diligan kapag ang pating material nito na kadalasan ay kahoy o tuyong balat ng niyog ay tuyo na. Kung ito'y mukhang mamasa-masapa, ay huwag mo muna itong didiligan. Siguraduhin mo na may butas ang mga paso na pinagtataniman mo ng orchids. Ang mga orchids ay hindi lumalaki ng maayos kapag nabababad ang ugat nila sa tubig. Kung magdidilig ka ng orchids, gawin mo ito ng umaga. Iwasan mong ma-overwater ang iyong orchid, kaibigan. Karamihan sa mga orchid ay nangangailangan lamang ng 2 ounces o 59 ml ng tubig sa loob ng isang linggo. Karamihan sa mga indoor na mga uri ng orchids ay dapat nadidiligan tuwing ikalima hanggang ikalabing dalawang araw. Depende na rin sa species at sa panahon, kaibigan. Ang Banda orchid at Ascocenda orchid ay may parehong pangangailangan sa pagdidilig tulad sa Palynopsis orchid na gusto nilang nadidiligan ng isa hanggang dalawang beses bawat linggo. Ang mga Papyopedilum orchid, Miltonia orchid, Cymbidium at Odontoglossum orchid ay mas gusto na mapanatiling evenly moist sa lahat ng oras. Ang mga Cattleya, Oncidium, Brassia ay gusto na mapanatiling evenly moist. Ngunit sa lahat ng ibang panahon pagkatapos sa kanilang paglaki ay nagbabago ang kanilang pangangailangan sa tubig
at mas gusto nilang panatilihing tuyo sa pagitan ng pagtutubig o didiligan mo lamang kapag natuyuan na ang pating material nito o yung pinagtaniman mo dito. Ikatlong bagay, kaibigan, ay ang pag-maintain ng humid environment. Karamihan sa mga orchids ay mga halamang tropical. Ang Phalaenopsis orchid ay gusto ng 40 hanggang 70% ng humidity at karamihan ng ibang orchid ay gusto ng 60 hanggang 80% ng humidity. Sa pagitan ng pag-adjust ng humidity para sa mga orchid, lahat ng mga orchid species ay lalago ng mabuti. Kung pinagsama-sama mo ang mga orchid sa isang growing area at madalas silang imimiss, ibig sabihin, i-sprayan mo sila ng tubig. Lilikha ito ng humidity para sa mga orchids na nakakabuti sa kanila. Maaari ka rin bumili ng special na tray sa mga nagtitinda ng halaman na makakatulong sa iyo na lumikha ng humidity sa paligid ng orchid. Lagyan mo ito ng maliliit na bato at lagyan mo ng tubig at dito mo ipatong ang paso na pinagtaniman mo ng orchids. Maaari ka rin gumamit ng isang humidifier para mapanatiling humid ang environment para sa mga orchids. Maaari kang makabili ng humidifier online kung gugustuhin mo, kaibigan. Gayunpaman, kaibigan, huwag mong ilagay ang orchid sa isang banyo dahil ito ay magre-resulta ng labis na humidity para sa iyong orchid na hindi naman makakabuti para sa kanila. Susunod na bagay, mga kaibigan, ay ang pag-trigger na mamulaklak ang iyong orchids. Ang unang bagay, kaibigan, na dapat mong gawin para ma-trigger mo na mamulaklak ang iyong orchids ay ang paggamit ng full spectrum lights. Kapag ang isang orchid ay ayaw mamulaklak, ang dahilan ay kadalasang hindi ito nakakakuha ng sapat na ilaw. Kung hindi mo maibigay ang tamang dami ng natural na ilaw para sa iyong orchid, bumili ka at mag-set up ka ng full spectrum lights sa loob ng bahay. Maaari kang bumili ng light system na ito online sa Lazada man o sa Shopee. May iba't ibang laki at hugis na magagamit upang magkasya sa anumang space sa iyong tahanan. Maaari mong i-adjust ang lighting nito upang matugunan ang pangangailangan ng iyong orchids. Susunod na bagay, kaibigan, para ma-trigger mo, gumamit ka ng fertilizer na formulated para sa mga orchids. Ang pagbibigay sa isang orchid ng tamang pataba ay maaaring mag-stimulate sa orchid upang ito ay lumago ng mabilis at mamulaklak na maaga. Maghanap ka ng orchid fertilizer na nagtataglay ng nitrogen, phosphorus at potassium. Dapat din included ang mga elemento tulad ng iron. Palagi ang basahin at sundin ng maingat ang mga instruction sa iyong orchid fertilizer. Ang ilang uri ng pataba, kaibigan, para sa orchid ay granulated o tuyo. Dapat mo munang matunaw ang ganitong uri ng pataba sa tubig bago gamitin. Ang mga granulated o mga tuyong fertilizer ng orchid ay highly concentrated. Huwag mo kailanmang gamitin nang direkta ito sa halaman. Kapag ang granulated orchid fertilizer ay natunaw sa tubig, ibuhos mo ito nang direkta sa halaman. Sundin mo ang instruction sa kung gaano kadalas dapat i-fertilize ang iyong orchid. Ang ilang brand ng orchid fertilizer ay iminumungkahi na gamitin ang fertilizer sa iyong halaman isang beses sa isang linggo. Habang ang ibang brand naman ng fertilizer ay nagmumungkahi na gamitin ang fertilizer ng isang beses sa isang buwan. Pero ito ang tandaan mo, kaibigan. Iba-iba man ang dalas ng paggamit ng fertilizer para sa iyong orchid. Depende sa brand, panatilihin mo lamang na simple ang pag-fertilize mo ng iyong orchid upang mapanatili mo ang easy to maintain feeding routine. Pumili ng isang orchid fertilizer na ligtas. Tandaan mo rin, kaibigan, ng paglagay ng sobrang pataba ay maaaring makasunog ng mga ugat at dahon ng orchid mo. At ang pagkasunog ng mga ugat ng orchid dahil sa pataba ay pipigil sa orchid na mag-produce ng bulaklak. Ika-apat na bagay na dapat mong gawin, kaibigan, i-ventilate ang lugar kung saan ilalagay ang orchid. Ang tuyong hangin ay magiging dahilan na hindi mamulaklak ang iyong orchid. Ang mga orchid ay lumalago ng mahusay sa isang kapaligiran kung saan sariwa at moist ang hangin at malaya nagsi-circulate sa orchid. Bagaman ang humidity ay kailangan ng orchids,
maaari din itong makapanira ng orchids kung hindi ventilated ng maayos ang lugar. Siguraduhin ang hangin sa paligid ng orchid ay sariwa sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana o paglalagay ng bintilador sa lugar na pinaglagay mo ng iyong mga orchids. Susunod na bagay na dapat mong gawin, kaibigan, ay suriin mo ang kulay ng dahon ng iyong orchids. Kung ang orchids ay hindi namumulaklak, ang dahilan ay halos palaging dahil hindi ito nakakakuha ng sapat na ilaw. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman mo kung ang iyong orchid ay nakakakuha ng sapat na ilaw ay ang pagsusuri ng kulay ng dahon nito. Ang isang malusog na orchid ay nakakakuha ng tamang dami ng pagkalantad sa araw at nagkakaroon ng bright green na dahon. Kung ang dahon ay dark green, ang iyong orchid ay hindi nakakakuha ng sapat na ilaw. Ito ay dapat mong ilipat sa isang mas maliwanag na lugar tulad ng harapan ng bintana. Kung ang mga dahon naman ay reddish, ang orchid ay nakakakuha ng sobrang ilaw. Ito naman ay dapat mong ilipat sa isang lugar na hindi gaanong maaraw. O maaari mo ring salain ang ilaw gamit ang lilim o kurtina kung ilalagay mo ang isang Phalaenopsis orchid sa isang bintana. Ang mga moth orchids ay gusto ng maliwanag ngunit hindi direktang ilaw. Suriin mo ang stems ng mga dahon para sa mga sign of dehydration. Kung ang stem ng dahon ng iyong orchids ay nalalanta, ang iyong orchid ay nangangailangan ng tubig. Kinakailangan ng orchid ang mas madalas na pagdidilig. Sa panahon ng orchid ay aktibok na mumulaklak. At sa panahon naman na walang pamumulaklak ang orchid, diligan mo lamang ito ng isang beses o dalawang beses bawat linggo. Dagdagan mo ang pagtubig kapag nakakita ka ng bagong shoot at ugat na lumitaw sa iyong orchid. Ang sobrang tubig ay maaaring pumatay ng mabilis sa isang orchid. Huwag hayaang mababad ang iyong orchid sa tubig sa kanyang paso. Isang bagay pa, kaibigan, suriin mo ang pating material. Karamihan sa mga orchid, kabilang Phalaenopsis orchid, ay hindi lumalaki ng regular sa lupa. Kailangan nilang fast water drainage at good air circulation. Isang paso na may lamang kahoy ang pinakatanyag ng pating material para sa moth orchid. Kapag walang sapat na sirkulasyon ng hangin at drainage na naibibigay ang isang pating material, ang isang orchid ay masusuffocate at mamamatay. So ito lamang, mga kaibigan, ang ating pinag-aralan tungkol sa kung paano ba magpapabulaklak ng orchids. At kung gusto mo pa na ganito mga videos tungkol sa kalaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na, mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.